Welcome to our vlog today. Sa video na ito, matutunan natin kung paano tayo mag-install ng expander plug sa ating carbon 4 stirrer. So ito, ipakita na natin. Ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano natin i-assemble ang ating expander plug para matanggal natin ang pauga ng ating fork sa frame ng ating bike. So ito yung ating expander plug. Mayroon siyang different parts. Tanggalin natin para makita natin. Okay, ito yung set niya. Ayan. So ito yung different parts ng ating expander plug. Ilalagay natin yan dito. So bago natin ilagay yan, kailangan luwagan muna natin yung ating manibela. Ang stem natin, no? Ito, luwagan natin yan para malagay natin ito. So dahil carbon fork yung ating fork, so hindi pwedeng gamitin ang star nut sa mountain bike na lock dito sa ating steerer. So kailangan natin ng expander plug para sa carbon fork steerer. Masisira kasi yung ating carbon fork pag ginamitan natin ng star nut. So ang dapat na pang-lock, magamitin natin itong i-assemble natin ngayon na expander plug para sa ating carbon fork steerer. So need natin talaga na luwagan tong lock ng ating drop bar, no, ng manibela natin. So hindi natin pwedeng ipasok ang ating expander plug na hindi natin naluwagan ito, or else maaring mabiyak ang ating carbon fork. So luwagan natin na maikilos o magalaw natin yung ating drop bar bago natin ipasok ang ating expander plug. Okay, so yun, pwede na natin magalaw yung ating handle bar. So maluwag na yan. Ngayon, bago natin ilagay ito, lagay muna natin ito ng grasa. Ito yung ating grasa. Pwede rin ito natin magamit. Okay. So, lagyan natin ito ng grasa para hindi siya ma-sist pag tinanggal natin. Right. So, pwede rin natin itong ipasok. Okay, pasok na natin yan. Ayan. Tapos, ito. Pasok natin yan. So, kita natin, no? Habang inihigpitan natin, bumuka ito. Yung ating expander. So, kailangan kasyang-kasya lang dito sa ating fork. Ayan. Higpitan natin to. Right. So ito yung sukat niya. Higpitan natin. Kailangan katamtaman lang. Ayan. So nakita natin pumapasok na yan. So tamang-tama lang na kumasya sa ating butas. Sa butas natin. Okay. Ayan. Alright. Ayan. So bago natin higpitan to, kailangan meron tayong spacer kung para kumasya tong ating cup. Ito yung cup natin. Ayan. Para wala siyang makompress nito at wala siyang gap. Okay, so ito yung ginamit natin na carbon spacer. Okay, so higpitan muna natin to. So higpitan muna natin tong bottom lock na ating expander plug. Yan, bago natin higpitan yung top lock sa itaas, dahil yung
ang maghihila ng lak at magpapatigas para mawala natin yung uga sa ating road bike, sa ating drop bar, sa ating carbon steerer at sa frame. Mawala na yan pag nahigpitan na natin. So katamtaman lang yung paghigpit natin, no? Tamang-tama lang. Okay. Purpose nito para wala tayong galaw dito. Kaya mayroon tayong galaw kasi wala tayong expander plug. So mararamdaman natin na umuga ito. So ngayon mayroon na tayong expander plug. Mawawala natin yung uga dito sa ating carbon fork. So, ipitan lang natin. Yan. Ingatan lang natin na hindi natin masyadong mahigpit para hindi natin mabiyak itong ating carbon fork. Alright, so okay na yan. Ayan, medyo matigas na siya. Okay. So okay na yan. Ngayon, ilagay natin tong cup natin. Ito. Spacer. Saka yung ating cup. So lagay natin to ng konting grasa din. Okay, spacer muna. Saka ito. So nakita natin, kasyang-kasya na ang ating spacer. Yan, wala na tayong gap na makikita dito sa gilid. Pakawayan na muna natin yan. Okay, so ito wait natin, oh. Ayan, so kung titingnan natin, i-balance natin yung, ayan. Right. So nakita natin, wala na tayong gap dito. Ayan, bugap siya ng punti. Ayan. So ipitan lang natin para mawala yan. Naghihilahin dito yan. Ang ating lock. Tingnan natin. Mayroon ba siyang uga? Yun! Okay, nawala na yung uga. Ano na? Yun, wala na siyang uga dito sa port. Yan. Nagpit na siya. Wala na. So, ipitan lang natin ng kunti pa. Ayan. Okay. Tingnan natin. Ayan, wala na siyang galaw. Kita na, wala na to. Anong uga. Tingnan, ipit. Nice one. Right. So, wala nang uga. Napaka-firm na. Ngayon, ang gagawin natin, higpitan natin tong ating handlebar, yung stem natin. Okay? Dahil okay na to. Ayan. Tama na yan. Ito na naman yung higpitan natin. So, sentro natin, oh. Ang ating... Ayan. So, kailangan nakasentro yung ating drop bar sa frame at saka sa gulong. Ayan. Kailangan tuwid siya. Ito sa gulong natin. So, higpitan na natin ang ating stem. Ito muna tayo sa ilalim. Then, isunod natin yung taas. From time to time, tingnan natin ang sentro ng ating drop bar. Okay. At dito sa
one more. So nakita natin, wala na itong galaw dito sa ating stirrer. Okay, so thank you for watching InCan DIY PH.